nakarating si Jacob sa bahay ni Laban. 29 na kabanata. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa nakarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siya roon na isang balon, at sa tabi nito ay may 3 pulutong ng tupa na nagpapahinga. Dahil doon kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakpan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pagulungin ang batong nakatakip sa balon. Pagkatapos nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. Ngayon nagtanong si Jacob sa mga pastol ng tupa, "Mga kaibigan, taga saan kayo?" Sumagot sila, "Taga Haran." Muling nagtanong si Jacob, "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Sumagot sila, "Oo, kilala namin." Nagpatuloy sa pagtatanong si Jacob, "Kumusta na ba siya?" Sumagot sila, "Mabuti naman. Tingnan mo, paparating ang anak niyang si Raquel dito, kasama ang kanilang mga tupa." Sinabi ni Jacob sa kanila, "Napakaaga pa at hindi pa oras para ipunin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol." Sumagot sila, "Hindi namin iyan magagawa kung hindi muna maiipon ang lahat ng tupa. Kung nandito na ang lahat, doon pa lamang namin pagugulungin ang takip na bato para sila'y painumin." Nagsasalita pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, dahil siya ang nagbabantay sa mga ito. Pagkakita ni Jacob kay Raquel na anak ng tiyuhin niyang si Laban na kasama ang mga tupa, pumunta siya sa balon at pinagulong ang bato at pinainom ang mga tupa ng tiyuhin niyang si Laban. Pagkatapos, hinagkan niya si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Anak ako ni Rebecca, kaya pamangkin ako ng iyong ama." Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. Nang marinig ni Laban na nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebecca, agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya. At doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay na magkadugo tayo." Naglingkod si Jacob kay Laban dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan na pananatili ni Jacob kina Laban, sinabi ni Laban sa kanya, "Hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad, dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo." May 2 anak na dalaga si Laban. Si Leah ang panganay at si Raquel ang nakababatang kapatid. Mapupungay ang mata ni Leah, pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, "Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon, kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel." Sumagot si Laban, "Mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito." Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, sinabi ni Jacob kay Laban, "Natapos na ang paglilingkod ko sa inyo, kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel para magsama na kami." Pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. At sumiping si Jacob kay Leah. Ibinigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang babae na si Zilpa para maging alipin ito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon bakit niloko mo ako?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taon pa." Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah,
ibinigay ni Laban kay Jacob si Rachel. Ibinigay ni Laban kay Rachel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin ito. Kaya sumiping din si Jacob kay Rachel. Mas mahal niya si Rachel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah. Kaya niloob niyang magkaanak si Leah. Pero si Rachel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Reuben. Dahil sinabi niya, "Nakita ng Panginoon ang paghihirap ko at ngayon tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa." Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki dahil narinig niya na hindi ako minamahal ng aking asawa." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Simeon. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil 3 na ang anak naming lalaki." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Levi. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon pupurihin ko ang Panginoon." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Huda. Mula noon, hindi na siya nagkaanak.